Good morning guys, welcome back to my channel. And yan, dito tayo ngayon sa Dibibi, dito sa Cabarugis, kung saan natin titinanim yung ginawa nating binhi noon. So yan, nakagawa na tayo ng binhi. So gagawa ulit tayo ng binhi sa pamamagitan ng pagtatanim ulit. So nung nakaraan na planting season, hindi ako nakapag-vlog noon. So ngayon, magbablog ako kung paano tinatanim sa ibang bansa or sa may multinational companies, kasi may mga mechanized advanced na sila sa mechanized farming. So tayo is manual pa rin. So kasi wala tayo dito, wala tayong mechanized machine dito na pagtatanim ng mais. So sa paggawa ng binhi dito, tao pa rin, kalabaw. So typical na pagtatanim nung unang panahon pa. So yan, ipapakita ko sa iyo kung paano tinatanim. Sabahan niyo ako guys. Mga ka-farmers, makita naman natin. Sa mga farmers to, alam nila. So, ang mga hindi lang nakakaalam dito, yung mga ano lang kumakain ng baboy na hindi alam kung saan nanggagaling yung mais. So, ganito kahirap yun guys. Yan. Yan, may kalabaw. Nagmagawa siya ng taniman. Yun, inaararo. Yan. Tapos nilalagyan ng abono. Ayan, nag-aabaw, no? Ayan. So, yan yung mga nagtatanim. Yan yung sitiryong. Yan, mga pinsan ko. Yan silang lahat. Ayan. Ayan, guys. Kaya nyan, kahirap magtanim. So, ang buhay ng mga farmers is mas mahirap pa kaysa sa mahirap. Kasi silang nagbubungkal. Nagbubungkal ng lupa para sa atin, para may makain ng mga tayo or mga baboy natin para kainin sa benta sa market. Meron tayong dalawang or isang hektarya, ito natatanim mo hanggang doon sa dulo. Ayan. Ayan guys, si Mr. Kalabaw. Ayan ang ginagawa nila. Ayan ang pag-aararo. So yan, ang typical na ginagawa ng mga farmers dati. Pero ngayon sa mga multinational companies kasi puro mechanized na, puro machine. Pero ngayon eh, dito kailangan pa rin natin ng kalabaw sa kaararo. Yan. So yan. Yan, ito yung pinsan ko na Artistain. Artistain, nagtatanim na lang ng mais ngayon. Si Robert. Yan. So yan ang ginagawa, nilalagyan ng binhi tapos tinatapakan. Hindi tina. Ito yung tinatapakan na hindi nasasaktan ng binhi yan ng mais yan. Pakita natin para ano, makita natin yung mukha. Ayan. Sige lang.